Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory. Part 4 na po ito nung ginagawa kong season 7, what is written, truly happened. Hashtag, life coach, life lesson, motivation. POV ko na rin po ito. Guys, kasi po, dapat po talaga lagi tayong magsusuri. Lagi nating pangahawakan yung kung ano talaga yung totoo, kung ano talaga yung nakasulat. Kasi what is written, truly happened. Kasi po yung iba po kasi, mali po yung pagtatawid nila, mali po yung pag-intindi nila. Basta ako po, para sa akin, sarili kong POV, pinapanood ko po yung ibang mga dokumentary, tapos pinagtutugma-tugma ko po. Tinatanggap ko lang po kung alin yung totoo talaga na pinaniniwalaan ko. Naayon din po dun sa isang matuwid na mga ngaral ng huling generation natin. Marami po kasing mga masasamang mangyayari daw po talaga dito sa lupa. Kaya dapat po magpakatatag talaga tayo, guys. Kasi yung pag-agaw po, hindi po naman, sabi po kasi nung mga ngaral, ang pagkaintindi ko po sa kanyang dokumentary na pinanood ko ulit, hindi pa po talaga actually bababa ang Panginoon pagdating po ng tribulation . Kasi nga po, may mga kakaiba pa pong mangyayari. Tapos po, pagka po natapos yung Great Tribulation, bababa na po, isasama na po ng Panginoon yung mga umangat, yung mga pinili niya, yung mga chosen. Kasi kasama po yun sa maghahari ng 1,000 years. Tapos po, edi habang naghahari po ang Panginoon, nakatago po yung masama, ikinulong po muna. Tapos po, pakakawalan po ulit yun ng sandaling panahon. Kasi parang parang duration po yun ng Panginoon. Mahirap pong ipaliwanag kasi hindi po talaga nakalagay ng buong-buong detalye sa Holy Scripture. Pero nakalagay po doon yung mga the most important details. And the rest is history. Kasi yun nga po ang kaabang-abangan . Wala pa pong kayang magpaliwanag kung ano yung Great Tribulation. Pero ang sabi po ng mga ngaral na matuwid, pati yung nakasulat sa Holy Scripture, hindi po yun patatagalin ng ating Panginoon, ng ating Creator. Maigsi lang po yun kasi pagkatapos po nun, bababa na ang Panginoon. Tapos pagkatapos po ng 1,000 years, di bago po bumaba ang Panginoon, inagaw na po. Yun po yung unang pagkabuhay, yung nabuhay po yung mga patay, pinili din, umangat din. Pagkatapos po nun, pagkatapos po ng 1,000 years, Judgment Day na po, mabubuhay po ulit yung ibang hindi pa nabubuhay. Yung po pagkakaintindi ko sa pagkakasunod-sunod . Sundan nyo pa po guys, dapat po aware tayo sa talagang nakasulat. To God be the glory po, thank you po for watching.